tayo about CSC pangkwento lang? Well, dalawang bagay. Actually, talaga nagalit ako. Eh, nung umpisa pa lamang, nung hinahanap ko yung Civil Service Commission, walang representante. Okay? Inimbitahan sila ni Paliwanag kung ba't di sila makakadalo sa hearing na ito. Kasi pinag-uusapan natin ngayon dito tungkol sa disability, mga persons with disability. Eh, sabi ng DOLE, hindi pa nga raw nahihit ng CSC ng government agencies yung pag-hire ng mga PWDs. Dapat, di ba, gobyerno pa ang manguna, okay, sa pag-hire. Kaya nga itong panukalang batas na isinumite namin, 8941, ito yung pepwersahin ng mga kumpanya. Pag ang empleyado mo ay 1,000 and above, dapat may 2% ka ng mga persons with disability. Pero kung 100 and below, 1% or less ang i-hire. Eh sila nga, hindi pa, wala pa nga eh. The whole country, ilang milyon ang empleyado ng gobyerno. 8,000 lang ang persons with disability. Ilang milyon yan? It's not even 2% yung total force ng government with 8,000 lang empleyado. So, there's something wrong. Tatanungin ko, wala sila. Walang-walang representante. As malaman-laman ko sa committee secretariat, hindi daw dumalo. Walang explanation. Sabi ko, Mr. Chair, sabi ko, ipasabina na yan dahil sabi ko, binabastos itong committee mo. Eh, siguro natatakot lang sila sa Senado. Dito sa Kongreso, wala silang pakialam, walang respeto. Kaya nga sa next hearing, aabangan ko na sumipot sila. Pag hindi sila sumipot, may papalinis ko na yung detention facility natin dyan sa baba dahil medyo marami ng bakante. Pangalawa, kaya ako lalo nagalit, panukalang batas na yung requiring yung mga private corporations na mag-hire ng mga empleyado. Eh, ang sagot ba naman? Eh, kasi we suggest na dapat pakiusapan na lang daw ang private companies dahil daw mga training na naman, maglalagay ng mga special na mga equipment. Eh sabi ko, tanga ka ba? Paano mo na special equipment? Sabi ko, natural. Pag kunwari prompt desk, anong kailangan? Kahit na PWD siya, meron siyang kapansanan sa paglalakad, pwede naman siya prompt desk, di ba? Kung kunwari meron siyang... Siyempre, hindi mo ilalagay yung may pakapansanan sa pandinig, gawin mong telephone operator o gawin mong sa ikang call center. Siyempre, hindi mo pwede. Pero mo pwede yun as waiter, di ba, waitresses. Dahil maraming yung mga PWDs, Mela, na pinaaralan ng magulang. Depende doon sa kanilang disability. Di ba, meron nga ang lawyer na nakapasa ng board exam na kuan siya, blind, di ba? Marami na ngayon, HRM na mga may disability sa communication, pero nasa HRM because they can work in the hotels, di ba? They can work as waiters, they can work as sa mga room service. Marami na ngayon eh. Kaya anong excuse nila? Ganun na ganun eh. Kaya daw hinihire nila ng HR because pag may kapansanan, hindi po pwede dahil special equipment. Anong special equipment? Itutugma mo lang. Siyempre, doon pa lang sa opening ng job mo, must be able to hear. Dapat isama mo na doon, di ba? Siyempre, hindi ka mag-hire ng bulag na ikaw nga taga-direct ng traffic. Natural, wala makikita yun. Kaya, kal lang eh. Nagpapalusot lang. Common sense lang ang kailangan, Mela. Common sense. And it's high time na bigyan natin ng pagkakataon yung mga kababayan natin, lalo yung mga kabataan ngayon na may disabilities, na to be able to work for themselves, for their future. Wala. Sa committee wala. Nga lang paliwanag, yung mga balasubas, kailangan nila sumipot dito. Sumipot kayo rito dahil kung hindi, eh talagang makakatikim kayo. Wala akong pakialam kung sino ka dyan. Isasalaksak ka namin sa detention facility. Kasama mo yung mga iba dyan nakakulong ngayon. Opo. With this, sir, ano yung nakikita natin sa takbo ng hearing at lalo na sa bill nyo? Kasi matatapos na itaon a few months, matatapos na yung 19 promise. Are we still hopeful na... Well, mga kasamahan ko, nandito pa naman ang ACS party list. So, we will keep on pushing. Pero, I believe there will be resistance. Ngayon pala, nagpahayag eh. Binasa pa lang yung title ng bill eh. Kumukontra na kaagad yung ECOP, yung Employees Confederation of the Philippines. Kesyo, yun na nga sinasabi.
additional budget yan, bibili tayo ng mga special equipment, training. Ano ito, training, Mela, di ba? Dapat itutog ba? Bakit? Mag-hire ka ba ng telephone operator o call center na may hearing problem? Of course, you will not. Pero you can hire, mga call centers can hire people na may movement problems, naka-wheelchair, they can do that. Or may eye problems, eyesight problems, they can do that. Siyempre, itutugma mo yung kanyang disability doon sa magiging trabaho niya. Kasi kung dapat, parang one plus one eh. Alam nga ba naman maglalagay ka ng may problema sa pagdinig? Sabi ko, as a telephone operator or call center. No, you cannot, di ba? Pero pwede yung may disability sa movement, sa paglakad, or eyesight. Pwedeng sa front desk, di ba, ng hotels. Couldn't work in the office, di ba? Siyempre. Government, sorry, for the benefit lang po dun sa mga humapon, ano po yung babala natin sa CSC para mas marami kaya makapakinig ng babala natin sa CSC? No, CSC kasi, we're invited na maging resource person. Tatanungin natin sana kanina kung bakit hindi pa nami-meet yung target nila dahil sa ilang milyon ng empleyado ng gobyerno, 8,000 lang ang PWD, which is way, way low, di ba? So sabi ko, paano magiging example ang gobyerno kung ang gobyerno mismo ang hindi sumusunod sa batas na ito? Panukalang batas pa lang nga, hindi na sila sumusunod. Ayaw nila mag-hire ng mga PWD. Sabi ko, paano tayo susundin ng private sector kung tayo sa gobyerno hindi tayo nakakapag-hire ng mga empleyado? Wala namang binigay daw na sagot. Sabi ng committee secretariat, walang explanation kung bakit sila hindi makakarating. Ibig sabihin, binastos ng CSC yung hearing nito. Kaya nga, sabi ko sa chairman namin na, siguro Mr. Chair, bigyan mo ng subpoena. Fortunately, yung committee chair ay sent out a subpoena for them to attend next hearing and explain why they failed to attend. Because they did not give any good reason bakit di sila nag-attend. Tapos pangalawa nga, lalo tayo nagalit dahil yung panukalang batas pa lang nga, ine-explain pa lang, kumukontra na yung Employers Confederation of the Philippines. Hindi, parang hindi sila sang-ayon kasi ang sinasabi nila, gastos na naman yan, gagawa ka ng mga special needs, ng mga siguro yung pinakuha nila para sa mga naka-wheelchair, dadaan mga rampa. Sabi ko, common sense. Alangan ba naman, dapat itugma mo yung trabaho ng PWD na i-hire mo na kaya niyang gawin. For example, hindi ka mag-hire ng telephone operator or call center na PWD na may hearing problem, di ba? Pero pwede ka mag-hire ng operator or di kaya front desk or kaya ay sa call center na may sight problem, problem sa eyesight. Or movement, yung mga naka-wheelchair, pwede sila sa front desk, pwede silang mga telephone operator or customer service, di ba? Pwede sila sa mga office works, clerical. Siyempre, hindi mo sila ilalagay doon sa mga mahihirap. Yun ang mga sinasabi natin. Yung mga cannot communicate, yung deaf and mute, pwede naman sila sa mga hotels, they can be sa waiter, they can be sa mga room service, di ba? They can do all this, or office jobs, they can Eh bakit hindi? Ngayon pa lang nga, kumukontra na. So I expect there will be some resistance. Pero I will not stop. I will keep on pushing for this. Kasi it's high time na we have to give our PWDs a chance. A chance for themselves so that when they grow old, they hindi kakabahan yung magulang. Kasi right now, Mela, ang dami ko nang kausap, especially when I was at DSWD. Sek, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa anak ko ito pag wala na ako. Paano siya mabubuhay, paano siya yung kanyang buhay, wala na kami mag-asawa. Ito is empowering that individual himself, yung bata. Kaya nga nila pinapaaral, elementary, high school, college, para pag wala na yung magulang, kayang tumindig ng bata. At i-hire siya ng kumpanya, ng trabaho, para kaya niya tustusan ang sarili niya, hindi lang ang sarili niya, pati pamilya lang. Hindi lang yung kasi sanay tayo, porque PWD ang trabaho nagmamasahe, nagganito, ganun, nagpapalimos. No, it's over. Let us stop this stereotyping. Pag PWD, they can work just like ordinary people. Imamatch mo lang yung kanilang, yung kakayahan nila sa trabaho. Sir, so kung
ay papakulong ko. Marami na tayong kulungan dyan, marami na nakalaya eh, di ba? Ipapakulong ko. Eh, sasabihin ko yung quad ko, meron ba bang bakante dyan? Mag-reserve ko ng isa, dalawa, para ilagay ko doon yung CSC. Exactly, di ba? Ang daming palusot eh. Kung gugustuhin po pwede, di ba? Bakit ka hindi rin mag-hire? Kasi magastos, narinig mo naman kanina, training. Anong iti-training mo pa kung graduate naman siya ng commerce? Karamihan ng PWD, graduate ng commerce. Yung may mga disability sa paglalakad, graduate sila ng mga four-year degree. Ba't di mo sila ipasok sa hotel, ipasok din sa office, they can be office workers, sa IT, they can do that. Pero hindi binibigyan ng chance eh, di ba? Doon pa lang sa interview, bagsak na kaagad. Tatawagan ka na lang po namin, di ba? Ganun kaagad ang pasok. This time, this law will empower them na i-hire mo yan dahil kung hindi, babagsak ka sa discrimination. Yeah, we will pag-uusapan niya siguro sa second and third reading. Meron. May ipipenalize ka, may penalty yon. Pero kung ikaw naman ay tumanggap, lalo pag maliit ka na kumpanya, may mga tax breaks na ibibigay ang gobyerno sa'yo for hiring this PWDs. Pero provided, dapat yung sweldo nila kapareho din ng mga normal empleyado, ha? Kasi tayo ngayon, pag hinar PWD, senior citizen, taga bukas ng pinto, kita mo yan? Taga sulat-sulat na kung ano-ano. Dapat hindi. Kung anong kakayanan niya, gusto niya mag-IT, marunong graduate siya ng four-year course na IT, ilagay mo siya doon, di ba? Yung sweldo pareho. Huwag mo naman i-discriminate kasi doon pa lang, hindi mo binibigyan ng tamang sweldo, is already discriminating him or her. Di ba? So this bill will really empower them na pareho yung treatment mo kumpara sa mga regular empleyado na walang kapansanan. This will empower them, this law. Nakausap ko si Speaker na dyan last week pa. Sang-ayong nga siya dyan. Actually, di pa sinasabi ng Pangulo ang sinasabi natin. Kasi natanong ko, Sir, ano bang gagawin natin sa Christmas party? We have to simplify it. Sabi na, nakakahiya naman. Eh, ang dami natin mga empleyado. Siguro, kung imbis na ibongga, ibigay nila natin sa mga empleyado yan ng mga mahihirap o sa labas. Kasi nakakahiya nga daw. Ang daming problema ng bansa, yung cost of living. Para kasi iinggitin mo eh, yung mga cannot afford, wag naman. I-donate na lang, i-donate sa mahihirap, i-donate sa mga empleyado na nangangailangan, di ba? Yung igagastos mo dito, ibigay mo na lang additional bonus para sa mga empleyado, mga janitor natin, mga secure, di ba? Sir, sorry na bagito ng kahapon, magme-meeting kayo yung pagbibigay ng tulong sa Aurora na nagkaroon po ba? Ang bibigay ng tulong kasi nakabalik na sa mga kanilang mga tahanan. Yung mga member ng mga biktima ng bagyo sa Aurora, ang pinaplano namin, papadala na lang kami ng financial assistance para makatulong sa pagbili ng mga... Ang problema nila sa Aurora, yung mga lilipad ng bubong, natanggal yung mga dingding, mga pawid, yun ay bibigyan namin cash assistance. Hindi na talaga, mga materials para sa bahay na pambili nila, cash na pambili ng mga materials. Maraming salamat. Thank you po.